Sa video nito, didiscuss natin yung activities part at saka yung assessment part ng ating module for inverse function. For activity A, we have the concept check. So, the number one, you have to determine whether the three given statements are true or false. So, letter A, we have a linear function is a one-to-one function. Is it true or false? So, ano ba yung mga linear function? Linear function, ito yung mga, ito ay isang klase ng polynomial function with the degree 1. So, it is on the form y is equal to mx plus b. So, again, y is equal to f of x. So our function, f of x is equal to 3x plus 2 is an example of a linear function. So, another one, we have f of x is equal to x minus 1. So, that is also an example of a linear function. So, paano naman ba natin malalaman kung one-to-one function to? So, by algebra manipulation, let's try some values of x from our real numbers and see if bibigyan tayo ng single value ng f of x natin. Check natin kung ang bawat value ba ng x natin or corresponds lang siya sa iisa or may unique siyang value ng y. F of x is equal to 3x plus 2. Try natin evaluate when x is equal to 2. Tingnan natin kung itong 2 ba ay may unique value ng y. So, f of 2 is equal to 3 times 2 plus 2. So, that will give us 6 plus 2 or 8. So, yung f of 2 natin is 8. So, meaning, the value x is equal to 2 corresponds to y value 8. May unique lang siyang correspondence sa y natin. Tingnan nyo, kahit anong number na i-substitute natin dyan sa x natin, bibigyan at bibigyan pa rin tayo ng iisang value lang ng y. So, wala ka nang maiisip na value ng x na bibigyan ka ng 8. Na meron lang is ang value ng y na corresponded sa value ng x or vice versa. So, therefore, this is a one-to-one function. So, yung statement A natin that a linear function is a one-to-one function is true. So, the graph of the inverse of a function can be obtained by reflecting the graph of the function along y is equal to x. So, ano nga ba itsura ng graph ng ating inverse functions? So, let's say we have f of x is equal to 3x plus 2, yung kanilang ating linear function. So, ano bang graph nito? So, try natin siyang i-graph. We have the y-axis and the x-axis. So, let's represent this function using table of values para mas madali natin siya mag-graph. We have the x and we have the y. So, normally, we have the negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, then 3. Yeah. So, substitute natin siya dito. 3 times negative 3 is negative 9, plus 2 is negative 7. Tama? Negative 2 times 3, that will give us negative 6, plus 2 is negative 4. Negative 1 times 3 is negative 3, plus 2, that will give us negative 1. Then 0 plus 3, times 3 is 0, plus 2 is 2. Then 1 times 3 is 3, plus 2 is 5. 2 times 3 is 6, plus 2 is 8. And last, 3 times 3 is 9, plus 2 is 11. So, kailangan natin siya i-graph. Okay. So, we have, let's say, 2, 4, 6, 8, 10. Sabihin na natin ganyan. Hindi tayo masyado magaling mag-drawing. 2, 4, 6, 8, 10. And we have negative 2, negative 4, negative 6. And we have 2, 4, 6, and we have negative 2, negative 4, and negative 6. Ayan. So, negative 3, let's see here, then negative 7, we have around here. Then negative 2, then negative 4, we have around here. Negative 1, then negative 1, we have, let's see here. Then 2, 0. 2, 0, here. Then we have 1 and 5, let's say here. And then we have 2 and 8, let's say here. And we have 3 and 11, let's say there. Ayan. So, kung ililingin natin yan, we have this. Ayan. Dahil hindi masyadong maganda yung pagkagawa ng graph natin. Ng partition plane natin, hindi natin siya masyadong madrawing na maayos. But then, as you can see, it forms a straight line. Ayan. Let's see, yan na yan. Okay. So, paano bakunin yung inverse function nito? So, one way is to get, o pagbalik rin lang natin yung x and y natin. Kasi nga, sabi nga natin, when we get the inverse function, kasi nga sabi nga natin, the domain of the original function is the range of the inverse function and the range of the original function or our f of x is the domain of our inverse function of x. Okay? So, pagbalik rin lang natin. So, we have now negative 7, let's say here, negative 7, then negative 3. So, mga banda siya dito, let's say dito. Yan. Then negative 2, or negative 4, then negative 2, let's say dito. Yan. Then we have negative 1, negative 1. Yan. Same lang sila. And then we have 0, 2, yan.
Then we have 5-1, let's say here. Then 8-2, let's say this is the 8-8, then 2, let's say dito. Then we have, let's say this is 10-10, and 3, let's say dito. Yeah. Yeah, so ito yung graph ng ating inverse function. So this is the inverse function graph, and this is the f of x graph. Yeah. So kung mapapansin nyo, yung graph niya ay nagre-reflect, or oh yes, nagre-reflect lang siya dito sa ating line y is equal to x. So this is line y is equal to x. Yeah. So kung mapapansin nyo, reflected lang siya. Okay? Nag-reflect lang siya. So kapag tinupi mo yan on this line, itong ating graph, ayan, kung tutupiin natin yung ganyan, parang ganito. So makikita nyo na mag-mimit lang siya. So reflection lang siya ng bawat isa. So itong part na to, ang reflection niya ay ito. From this line y is equal to x. And of course, itong graph na to, ay nagulo na. Itong graph, itong part na graph na to, starting here, hanggang dito, ang reflection niya is ito, which is reflecting about the line y is equal to x. Okay, so therefore, yung ating statement B, which says that the graph of inverse function can be obtained by reflecting the graph with a function along y is equal to x, is true. True po yan. Okay? Next, statement C. So we use horizontal line test to know if the graph is function or not. So, kung maaalala ninyo, para malaman natin kung function or not, is we use the vertical line test. Tama po. At yung horizontal line test na yan, gagamitin lang natin siya para ma-identify kung yung function is a one-to-one function or not. Okay. So, number two, let's identify if the following are one-to-one functions or not. Again, yung one-to-one function natin, ang bawat value ng x natin corresponded lang siya sa isang value ng y. So, walang x value na may parehas ng y. Ay, dapat unique lang siya. So, letter A, we have the people to their birthdays. So, for example, you interviewed 5 of your classmates. Let's say we have Mia, and her birthday is August 29. Mm-hmm. And let's say we have Laila, and her birthday is July 4. And let's say we have Roger, and his birthday is May 31. Let's say another classmate named Kimi, and his birthday is the same with Roger. So, that's the number 3, May 31 din. And let's say we have Cardi, and her birthday is August 18. Ayan. So, let's check kung one-to-one function ba siya kung hindi. So, si Mia, August 29. Si Laila, September 4. Okay? Since parehas naman na to, okay, isa lang yung value na May 31 natin. Itong si Roger, May 31, at si Kimi din, May 31, and Cardi is August 18. So, kung mapapansin ninyo, mayroong dalawang tao na parehas ng birthday. So, meaning, hindi na one-to-one function yung ating people to their birthday. Okay, so letter A natin is not one-to-one function. Okay, so letter B. Try naman natin yung letter B. So letter B, people to their social security number. For example, napunta tayo sa SSS office and hinahanap tayong tao. Kung kanino nga ba, kung sino may-ari ng SSS number na for example is 01-583-4891. Okay, yan, yung SSS number natin. So sinerge natin yan on the system at ang lumabas na may-ari ng SSS number na yan ay si Alice. Yan. And, mayroon pa tayo ulit hinanap, 356-291. So, yan. At ang lumabas ay si Valier. And, et cetera. So, kung mapapansin nyo, bawat tao o bawat SSS member ay meron lang siyang unique SSS number. So, walang SSS number na connected to walang one person na dalawa ang SSS number. Okay? So, therefore, yung letter B natin, which is people to their SSS number, is a one-to-one function. Okay? So, ganun lang naman siya i-identify. Next, people to their place of birth. Ayan, madali lang yan isipin. So, let's say, yung kanina na lang, si Mia, ang place of birth niya ay, let's say, sa iba. Si Laila, magkapit-bahay lang sila, at ang place of birth din nila, niya ay iba. Si Roger naman, ang place of birth niya ay sa Davao. Well, si Kimi, ang place of birth niya ay, let's say, sa Manila. And si Cory naman, ang place of birth niya, let's say, sa Pangasinan. Kung iisipin ninyo, meron sa kanila na parehas ang place of birth. So, hindi natin masasabi ngayon na yung letter C natin is a one-to-one function. Bakit? Again, meron maraming tao sa mundo na parehas ng place of birth. O maraming place of birth na maraming pinanganak sa araw ngayon. Okay? So, walang iisang tao na dun, siya lang yung pinanganak sa lugar na yan. Okay po? So, meaning, sa letter C natin, that is not a one-to-one function. Okay? Hindi siya one-to-one function. Again, yung B natin kanina is a one-to-one function. So, ganun lang siya kasimple. Next. Okay, so number 3, a graph of a function is shown at the left. Which of the following, below na hayata to, below. Which of the following graphs at the right is the graph of the inverse? So, yun yung graph natin. Kung mapapansin nyo, it passed through the line at the point 0, 1 at saka 0, negative 2. 1, 0 at saka 0, negative 2.
nagdumaan siya dun sa point na yun. So, meaning, yung ating graph ay, kung i-reflect natin siya sa line, y is equal to x. Ayan. So, itong part na to, ang kanyang reflection is tatama sa 0, negative 2 na to, at saka sa 0, 1, okay, which is ito. Ayan. So, meaning, ang graph natin ay, kung tatama siya dyan, ito siya. Ayan. So, parang ganyan. Ayan. So, saan ngayon yung graph na yan? Dito, sa ating pagpipilian. Saan siya dyan? Kung makikita ninyo, ito ay letter B. So, B yung sagot sa number 3 natin. Ayan siya. So, tumama siya sa, ngayon kung kita nyo, yung ating 2, negative 2, 0, at saka sa 0, 1. Ayan. So, B yung ating, ang graph ng ating inverse. Dito sa letter B, we are asked to find the inverse of the following functions. We have 4 functions given there. So, unahin na natin sa example number 1 natin, which give us f of x is equal to 2x plus 4. Ayan, medyo magalaw. So, may susundan lang naman tayong step dyan. May inisa-isa ko na doon sa ating. Ayan. So, unang step, we have to replace the f of x with, by y. So, f of x, palitan natin ng y. So, therefore, y is equal to 2x plus 4 na siya. Then, next natin gagawin, interchange lang natin yung variables x and y natin. So, yung y natin dito magiging x. At yung x natin dito magiging y. So, magiging x is equal to 2y plus 4 na siya. So, next na gagawin, isolve na lang natin yung y in terms of vx. Okay, so, kailangan in, ang ibig sabihin na kailangan in one side, we have to y and the, tapos lahat na nasa kabilang side. Okay, so, paano natin gagawin yun? Tanggalin muna natin itong plus 4 para matila na lang itong may y na, na term. So, by addition property, we have x minus 4 is equal to 2y. Ayan, so, para matila itong y natin, kailangan natin tanggalin yung 2. So, paano gawin yun? By multiplication property, we have now x minus 4 over 2 is equal to 2y over 2. Then we have y is equal to x minus 4 over 2. Ayan. So, medyo magalaw yung ating video. Paano kung i-steady yan? Pag susulat, gumagalaw talaga siya. Ayan. So, ito na yung ating inverse function. Okay? X minus 4 over 2. Next, number 2. Tayo natin yung number 2. So, we have... Okay, linear function pa rin siya. Number 2, 3, sorry. We have f of x is equal to 3x minus 5. So, ganun lang din. Let's replace f of x as y. We have y is equal to 3x minus 5. And we interchange variable x and y. We have x is equal to 3y minus 5. Pagpalitin lang. Then, let's solve now y in terms of x. So, unang-una natin gawin, tagalin si negative 5 dyan. So, therefore, we add positive 5 both sides by addition property. We have x plus 5 is equal now to 3y. And again, let's remove 3. We divide both sides by 3. We have now y is equal to x plus 5 over 3. So, ito na yung inverse function natin. Ito yung inverse ng 3x minus 5. And again, ito na yung inverse ng 2x plus 5. So, ganun lang siya hanap. Okay, so, number 3, we have f of x. We have f of x is equal to 1 over x. Ayan. So, change f of x as y. That will give us y is equal to 1 over x. Interchange lang natin yung x and y natin. So, that will give us x is equal to 1 over y. Then, tanggalin natin yung y 1 dyan. So, madaling gawin na lang is remove y as our denominator. Let's cross multiply. That will give us x, y is equal to 1. Ayan. Then, let's remove x there para matira na lang yung y natin. We divide both sides by x. That will give us y is equal to 1 over x. So, mapapansin niyo yung inverse ng 1 over x natin is still 1 over x. Number 4 naman natin. We have f of x. Ay, magalaw pa rin talaga. 2x minus 1 over x plus 3. Ayan. So, ganun din. Y is equal to 2x minus 1 over x plus 3. Then, let's interchange x and y. That will give us x is equal to 2y minus 1. So, lahat ng x natin ngayon na, lahat ng x na nasa function natin, ay gagawin natin y. So, magiging y din to, y plus 3. Yan na lang yan. So, let's remove the denominator. Cross multiplication na lang para mas madali. That will give us x times y plus 3 is equal to 2y minus 1. Then, let's simplify this by distributive property. Distribute natin x. That will give us x, x times y is xy and 3 times x is 3x. Is equal to 2y minus 1. So, ipagsama-sama lahat natin, lahat ng terms na may y. So, itong x, y at saka 2y, para silang may variable y. So, lipat na lang natin siya sa kabila na lang, na? Kabila na lang. So, itong negative 1, ilipat na rin natin sa kabila. So, that will give us 3x plus 1 is equal to 2y
Then again, addition property of equality, we have minus xy. Yeah. Then, tanggalin natin yung 2. I-factor out natin yung y para matira na lang natin yung y natin. Yun ang pinakamadali. So, 3x plus 1 is equal to y. Mm-hmm. So, when we factor out y, what itira is 2 minus x. So, natanggal yung y. Ayun siya. Then, ititira lang natin yung y. So, therefore, ang gagawin natin is we, multiplication property, we have now divide minus 2x and 2 minus x. So, therefore, yung inverse natin, dito na lang natin is sulat. Dito ka siya. We have now y is equal to 3x plus 1 over 2 minus x. Pero pwede rin naman kung yung ginawa ninyo eh, yung baliktad naman, yung 3x ang nilipat mo dito and the 2y is nilipat mo sa kabila. Okay lang din naman yun. That will give you, that will give us xy minus 2y is equal to negative 1 minus 3x or negative 3x minus 1. Okay? Kahit ano dyan. Then, pag we factor out y, we have x minus 2. So, therefore, we have y is equal to negative 1 minus 3x over x minus 2. Or negative 3x minus 1 over x minus 2. Okay, okay lang yan. Sige, okay lang yan. So, ito na. Yan ang inverse ng ating function 2x minus 1 over x plus 3. Okay, so yung next natin is prove it. So, test whether f of x and g of x are inverses of each other or not. So, sa discussion natin, we can see that the two function is inverses of each other when f of g of x is equal to x for all x in the domain of g and g of f of x is equal to x for all x in the domain of f. Okay? So, kailangan lang natin i-check kung yung f of g of x natin is equal to x and g of f of x natin is equal to x as well. Yeah. So, we have function f of x is equal to 2x minus 3, then g of x is equal to x plus 6 over 2. Actually, ito, equivalent din naman siya kapag dinistribute natin yung 2 sa 2x minus 6. Okay? So, okay din yung gagamitin natin. So, try natin. So, f of g of x. Meaning, let's evaluate the function f when our x is x plus 6 over 2. Yan yung buong g of x natin. Okay po? Hindi siya nagkakasya sa ating. Yan. Now, equals to, evaluate natin lahat ng x natin sa f of x as the x plus c, 6 over 2. So, x plus 6 over 2. Minus 6. Kung mapapansin nyo, we can now cancel kung mapapansin nyo, pwede natin i-cancel yung 2. Ayan. So, ang natira na lang is x plus 6 minus 6. And 6 minus 6 is equal to 0. 0 na po yan. So, ang sagot na lang ay x. Okay. Tingnan naman natin ngayon yung g of f of x natin. Kung nag-i-equal din ba siya sa x. Tingnan natin kung mag-i-equal siya sa x. Ayan po. So, g of 2x minus 6. So, evaluate lang natin yung 2x minus 6 sa ating x plus 6. So, we have now 2x minus 6 plus 6 over. Again, yung x natin, pinalitan natin siya ng 2x minus 6. Okay po? So, negative 6 plus 6, that will give us 0. 0 na po yan. So, ang natira na lang is 2x over 2. And 2x divided by 2 is x. So, since ang g of f of x natin is equal to x, at ang f of g of x natin is equal to x, therefore, we can say that f of x and g of x are inverses of each other. Okay, so, ganun lang yan. So, yung number 1 natin sa activity C is are inverses of each other. Okay, so number 2 naman, we have f of x is equal to 3x plus 4. And g of x is equal to x minus 4 over 3. Again, kailangan lang natin ipalabas na ang f of g of x natin ay equal sa x at ang g of f of x natin ay equal sa x din po. Okay po, yan ang kailangan natin ipalabas. Mm-hmm. So, let's evaluate now. So, f of g of x is x minus 4 over 3. Ayan. Is equal to 3 times x minus 4 over 3 plus 4. Okay. So, yung x natin dito, pinalitan lang natin siya ng buong x minus 4 over 3. Po. Ayan, kung mapapansin nyo, cancel na yan. So, we have now x minus 4 plus 4. And negative 4 plus 4 is 0. So, therefore, f of g of x natin is equal to x. Okay, naman natin yung isa. So, we have g of 3x minus, plus 4. Yan. It's equal to, yung x natin, that's evaluate. So, 3x plus 4 minus 4 over 3. So, 4 minus 4 is 0. So, we have 3x over 3. And 3x over 3 is x. Thus, 3 divided by 3 is 1. Yan. So, yan. So, therefore, we can say now that our f of x and g of x are inverses of each other. Since, ang f of g of x natin nag-equal sa x, and ang g of f of x natin ay also nag-equal sa x. So, ganun lang siya i-test. So, yung next natin is activity B. So, tinatanong lang dito kung ano yung domain at range ng ating functions at yung mga inverses nila. So, yung f of x is equal to 3x minus 2, ang inverse function niya ay ito, x plus 2 over 3. Ganun din dito, sa number 2, ang x minus 2 over 4 niya, ang inverse function niya is for x plus 2. And, the same here ang number 3. So, inverses of each other na po yung dalawang yan, kaya sila magkatapat. So, ngayon, kailangan lang natin alamin ang dominant range nito at ang dominant range nito. So, napakadali na lang naman yan. Kapag alam na natin ang dominant range ng original function natin, so, babaliktad lang natin siya. So, we have now the domain and range ng ating inverse function. So, paano po yun? Yung domain ng ating f of x is the range ng
inverse function of f. At ang domain, ang range ng ating f of x is the domain ng inverse function of x natin. So, kung mapapansin nyo, ito ay linear function. So, therefore, ang domain natin ay all real numbers lang. Okay? And of course, ang ating range dyan ay all real numbers din. So, alam na natin yung domain ng range ng ating original function. So, alam na rin natin ngayon ang range ng ating inverse function, which is the same with the domain. Okay, so yung y natin is all real numbers 10. At ang domain naman natin ng inverse function ay yung range natin ng original. So, alam na rin natin na all real numbers lang din yan. Diba? Ayan. So, number 2, ayan, kung mapapansin nyo, even na ito ay rational function, wala naman siyang restriction sa denominator. So, therefore, ang domain niya is all real numbers 10. All real numbers din yan. At ang range natin is all real numbers din dahil wala naman siyang restriction. Okay po? At ang inverse function niya, of course, ayan, ang range ay all real numbers din. At ang domain natin ay, since all real numbers ang range ng f of x, therefore yung inverse function natin, domain ng inverse function natin is all real numbers din. Okay. So number 3 naman, kung mapapansin nyo, there is a restriction sa ating denominator. So hindi pwedeng maging value ng x natin ang 0. Pero kasi, in this case naman, meron na siyang binigay dito na condition na yung x natin is greater than 0 lang. So meaning, ang ating x, or ang ating domain is x greater than 0. Ayan, greater than 0 lang. Or not equal to 0. Okay, so sa range natin, compute lang natin yung meron tayong computation dyan. Okay, so yung computation lang naman natin dyan para makuha natin yung range, ay solve natin yung x in terms of y. So, y now is equal to x plus 1 over x. Ayan. So, let's solve. That will give, cross multiplication, that will give us x times y. Then, x plus 1. Then, pagsama lang natin yung x. X, y minus x is equal to 1. Then, let's factor out x. That will give us 1 minus y is equal to 1. 1. Then, divide both sides by 1 minus 1. That will give us x is equal to 1 over y minus 1. So, therefore, kung mapapansin ninyo, ang restriction natin ay dapat hindi maging undefined ito. Rational expression na ito. So, therefore, yung y hindi siya pwedeng maging 1. Okay po? So, y minus 1 is equal to 0. Bawa siya maging 0. So, anong value yun? Y is equal to 0 plus 1. That will give us 1. So, therefore, yung range natin is y such that y is not equal to 1. Hindi siya pwedeng maging 1. So, ganun po. Ganun naman din dito. So, yung domain natin is x such that ang x natin is not equal to 1. Okay? So, pagbabalik na rin lang natin. And therefore, yung range natin is y greater than 0. So, ganun lang siya kasimple. Okay, so problem solving naman tayo sa letter E number 1, or so activity E number 1, we have, let's say we have f of x is equal to x over 200, wherein f of x is the number of gallons of paint and x is the area to be painted in square meter. So let's find the formula for the inverse function. So inverse function, madali lang yan. Kung gawin lang natin y yung f of x, that will give us y is equal to x over 200. Then interchange variable x, y, we have x is equal to y over 200. Then, cross multiplication, that will give us 200x is equal to y. So, ito na yung inverse function natin. Ayan. Pwede rin siya isulat na ganyan. So, ito na yung sagot sa letter A. So, letter B naman, let's interpret and evaluate f of 200 and inverse function of 100 for the house painting function. So, yung f of x natin is x over 2. So kailangan na natin siyang i-evaluate. So, 100 over 200, kasi x over 2 nga, na? So, that will give us 1 half, or 0.5. Yan. And yung inverse naman natin, that will give us 200 times 100. So, that is 20,000. 20,000 naman yung f of negative. Inverse function of 100 natin. So, ano bang ibig sabihin itong 0.5 na to? So, itong 0.5 na to, ito yung number of gallons. Kailangan lang natin siya, para mapinturahan yung 100 square meter na area, kailangan lang natin ng 0.5 gallons. Okay? So, hindi lang. At para naman, ang kaya namang pinturahan, so, ito naman ang ibig sabihin naman nito, ang kayang pinturahan ng 100 gallons, yung x natin magiging gallons na siya, kasi nga pagbabalik na rin, no? So, yung kayang pinturahan ng 100 gallons natin ay 20,000 square meter. Okay? So, ganun lang yung interpretation. Number 2. Okay, for number 2 naman, the formula to convert temperatures from degree to Fahrenheit is degrees Fahrenheit to Celsius. Ang formula natin ay 5 over 9 times F minus 32. Ayan. Ganyan lang. So, ibig sabihin, we have the value of
degrees Fahrenheit, i-convert natin siya to Celsius. Ito yung formula natin. Ngayon, kunin natin yung inverse function nito. Now, let's say yung C natin is the Y. 5 over 9. Ay, 9 yan. Then, ang F natin, let's say, is the X minus 32. Para mas ma-visualize ninyo. So, interchange lang natin. So, magiging X is equal to 5 over 9. Y minus 32. Interchange natin yung variable X and Y natin. So, let's solve for Y in terms of X. Okay. So, pinakamadali na lang natin. So, i-divide natin both sides by 5 over 9 na lang. So, that will give us 9 over 5X is equal to Y minus 32. Okay? So, we divide both sides na lang by 5 over 9. So, wala na yung 5 over 9 dito and we have 9 over 5 of X na dito. So, reciprocal na siya pag nag-multiply natin siya sa X. Then, we need Y lang dito sa side na to. So, we add both sides by 32. That will give us 9 over 5x plus 32 is equal to y. So, ito na yung ating inverse. Ito na yung inverse function natin, which converts temperatures from Celsius to Fahrenheit. So, ito na yung magiging Fahrenheit natin. Ito ay Celsius. Okay, well, sulit na natin. F is equal to 9 over 5 Celsius plus 32. So, ito na yung formula. Then, sa letter B, sabi niya dyan, let's find the Fahrenheit temperatures that equal to 15 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. So, ano yung formula gagamitin natin dito? Since sinahanap natin yung Fahrenheit temperatures, ito yung gagamitin natin, yung inverse. Ayan. So, we have now, let's say f of c. Number function siya, no? F of c is equal to 9 over 5. Hindi pala kita. C plus 32. So, yung Celsius natin is 15. I-substitute lang natin, 9 over 5 times 15 plus 32. So, yung F of 15 natin is equal now to 5 divided by 15 is 3. So, 9 times 3 is 27 plus 32. So, that will give us 59. So, 59 degrees Fahrenheit. Okay po, yung 15 degrees Celsius. Yun yung equivalent niya. And ang hinahanap pang isa ay 0. Ang F of 0 daw. Ano daw ang F of 0? So, 9 over 5 times 0 plus 32. Actually, any number that we will multiply by 0, that will give us 0. So, 0 plus 32 na yan. Then, 0 plus 32 is 32. So, yung 0 degrees Celsius natin is equivalent to 32 degrees Fahrenheit. So, ganun lang siya kasimple. Yung ating activity, number activities sa problem solving.